if I may add, wag din magpapasilo sa pera as a primary motivation. Tama yung sabi ni Kuya Deve. Kasi ay merong mga nag-request, may mga ano sabi, Kuya Ron, Sir Ron, gawa tayo ng small study group. So we started it, tatlong, ano, tapos parang abang, yung after 2-3 weeks or a month, huminto na kasi parang di nila, nababagalan sila sa progreso, so umanap na lang sila ng work na mas malaking sahod. Parang ang end of the day, parang naging motivation is, nakakasilo kasi talaga pera. I mean, honestly naman, nakakasilo din yung parang idea na no, work from home ka, flexible yung, alam mo yun, you can bargain your skills to the recruiters and all, technical skills. Pero, but at the end of the day, yeah, parang it, hindi eh, yung pera. Well, totoo naman talaga, nandun yung ano, nandun yung resources. But it won't make you stay. It's not a good fuel to your motivation. Hindi nakaka-discipline, nakaka-ano lang, nakakagulag lang. So, yeah. Siguro, parang look at it as parang secondary reward. Pero, at the end of the day kasi, parang all, I see career shifters as perpetual learners talaga eh. We love learning. Kaya nga tayo nandito eh. Diba? So, regardless kung nakapasok na sa industry or not, malaki manong, may nagtanong nga sa akin eh, which is, I think I would like to ask din kung baka may ano ka dito. Sabi niya sa akin eh, kung hindi malaki ang bigayan dito, magka-career shift ka ba? And it made me think talaga. Kasi honestly, diba, isa sa motivation ko talaga is, of course, financial reward. Pero, yun talaga eh. Oh, ano, patapatanong din ako, ano, kung di ba financial rewarding dito, would I shift? hindi ko masagot. Ganda tanong yun ah. Ganda tanong yun. Oh. Probably I would have shifted pa rin kasi kahit naman na dati nagde-develop ako ng mga bagay-bagay without walang pay eh. So hindi ko hinahanap yung ano talaga yung compensation talaga na yun yung primary na goal ko eh. Gusto ko talaga makahanap ng ano yung company na yun na talaga yung ginagawa ko araw-araw. But nagkataon lang talaga siguro nung panahon may nag-lowball offer sa akin. Hindi ko pa kaya financially. So kung siguro kung nakapag-ipon ako ng siguro tulad na sa utol ko, mga 1 year ng pang expenses, I would have accepted. Sobrang na-tempt na rin ako noon eh. Kaya ko na ba? Kaya ko na bang tumalon? O kailangan ko pa ng pera? So nung panahon yun, ano lang, timing lang rin. Timing lang rin na hindi ko tinanggap. So hindi ko pa kaya. Hindi ko kaya buhayin sarili ko sa ganyan. Dali kong inom eh. So, dami kong lakad sa labas eh, di ba? Pampambili lang ng ano, ng alak. Kulang yan eh. So, yun, yung mga ganun lang, yung mga ganun consideration. Sige, hindi pa kaya. So, although nag-try din ako mag-ipon, ang hirap eh, pagka mababa yung sweldo mo eh, di ba? Alam ko, marami makaka-relate dito na mag-ipon talaga ng emergency fund or kahit man lang na fund, shifting fund. Ang hirap pagka yung sweldo mo talagang nasa ano eh, hindi kaya bumuhay ng pamilya, parang ganun. Ah, totoo naman. So ayun. Yung mga members tayo ano eh, breadwinners, eh, na yan talagang yung problem nila. Kaya, pag ina-advise natin na look for a higher paying salary, parang di ka na, parang they would drop the first offer they will get kasi nga, wala eh, kailangan nila eh. Naiintindihan mo talaga eh, na mahirap talaga. Oo. Hirap. Lalo na pag kami breadwinner na, may sarili pang pamilya. Napakahirap nun. Napakahirap na. Kaya, yung mga naaagawa nun, sobrang saludo eh. Kaya, ano. Sa rin yung day lang, kaya di rin ako nag-usawa agad. Kasi nga, parang, di kaya. Sabi ko nga, kung di ako nakalipat ng tech, malamang di ako nag-usawa eh. Kasi di kaya bumuhay ng pamilya eh. So, ayun, mga ganong consideration. Pero, yun nga. Yung mga gumagawa nun na breadwinner na, tapos sabi pamilya na, tapos yung mga pinapaaral na, tapang! Tapang sobra. Tapang. Pero yun yung mga kwento na gusto natin marinig eh. Sana may mga mag-share na gano'n. Merong gano'n, di ba Kuya Dev, nung nakaraang meeting natin, na ano, high school grad lang, tapos dating fast food crew, tapos may asawa at anak na nakapag-shift pa, 'di ba? No, grabe 'yun eh, no. Grabe. Solid, no, solid. Solid din eh, talaga 'yun, no. Wala nang support group. Isa pa rin talaga pangalan. Okay lang, sorry. Tawako. Meron din yung ano eh, meron din yung sa Facebook, ano naman, yung group nila parang alay sa ano, parang alay sa COVID. Mga ganun, parang lagi sila lumalabas, sila yung nagtatrabaho. Oh,
mga tribute, tribute daw, COVID tribute. Support group. Tama ako ng tawa, nakita ko yung group eh. Pero ang galing yun, nakaka-clearship tapos, pakanganay support group. Oh, high school graduate, galing. Ang galing nga nung ano na yun. Ako dati, ako naman Kuya Deb, hindi naman sa inaano ko yung pera. Pero sa akin kasi, ang inaano ko bago ako nag-ship, baka pwede naman yung ano, yung balance yung dami ng trabaho sa sahod. Yun lang naman eh, yung parang patas, parang fair lang naman yung inaanap eh. Kasi ang hirap din naman yung parang sobrang dami mong ginagawa. Tapos yung kikitain mo ngayong araw, ginastos mo na kahapon. Ganun ba? Diba? Parang, ano? Eh, ang hirap nung ano. Yun lang naman yung ano ko dati bago makapasok. Pero, tsaka, which is parang ano naman, I think everyone would agree naman na yung mga sa tech kasi, parang ano, may mataas, pero yung ano, kumbaga parang ano, yung sulit yung makukuha mo sa pagod mo, yung mga ganun dating, yung parang ano naman, balance lang, yung ganun. Hindi ba masyadong ideal tayo pag ganun? Kasi, di ba, pag gusto natin parang balance or parang dumarating sa point na may mapapakwestiyon ka, am I too idealistic na masyado ko pinifilter yung dapat kong pasukan or hindi ba ako dapat maging choosy bilang career shifter? Depende yan sa ano eh. Sa Ronnie, sa ano, sa sitwasyon mo. Pero kung ano, pero dapat hindi mo talaga nilo-lower yung standards mo din. Tapos syempre, dapat yung value mo, pasok din yun sa standards mo. Kasi baka mamaya, ang dami mong dinedefend. Tapos, magiging pabigat ka lang pala sa papasuo. Oh, di ba? Ang hirap nun. Kaya ano lang, yung, yun yung pinakamagandang word eh, balance lang. Yung demand mo, yung hinahanap mo, depende lang din sa kaya mong gawin. Kasi may mga nakikasama ako dati. Daming gusto eh. Ikaw ba, Kevin, pagka hindi naman, ano, yun nga, para lang siguro mapanood natin. Kung hindi maganda bayaran sa tech, would you nag-shift ka ba? Ang magandang question yun, Kevin. Sa lang naman, yun nga yung fair lang. Yung ano naman. Para lang. Yung parang ano lang. Ano, no? Yung parang ano lang naman. Kagaya ngayon, mas mababa lang yung sinasawad ko, Kevin, sa kinikita ko dati. Ay, pera pala ngayong month kasi nagkaroon agad ako ng increase. Yun naman yung maganda sa tech. Congrats! Yung ano, mabilis. Mabilis yung ano nila. Humble brag. Yung, hindi, ganun talaga, ano, Sir Jess, pag ano, yung sa tech, kapag ano, ano yun eh, may mga company din kasi, yun, isa pa yun, swertihan din. Ano, actually wala yun sa kontrata ko eh. Ano lang naman, ang gusto ko lang sana mangyari bukod sa makakuha ko ng parang learning, yun yung una kong dahilan, kaya yun yung napili kong company, yung bago ko mag-apply. Yung kailangan, pag alis ko dito, may natutunan ako, yung parang ano, parang masasabi ko sa sarili ko na gumaling ako pag bago ako umalis dito, mga ganun ba? Parang mga stepping stones. So for example, kagaya ng UBX, for sure naman, ano eh, parang ang galing ng mga dev nila eh, kagaya, doon na lang sa app nila eh. Parang sa akin, yung app nila sa mobile app na ano eh, mas maganda sa ano eh, ibang mga bangko eh, sa Union Bank. Ngayon, syempre, depende din talaga, swerte ka lang din talaga sa mga mapapasukan mo. I'm not saying na lahat magiging ganun, pero yung iba kasi, kagaya nun, wala sa kontrata ko yung ano, yung pag nakatapos ka ng project, bukod sa bonus, may increase ka pa. Wala nakasulat na ganun, pero sila kasi, parang since natapos mo na mas maaga, nakapagbayad yung kliyente, o ito. Yeah, parang ganun. Swertihan din talaga. Pero may mga kasama naman ako sa trabaho, same company, na ang tagal na wala pa rin increase kasi yung project nila hindi matapos-tapos. So, ano lang din, swertihan lang din. Tsaka yung swerte kasi, para sa akin, ano yan eh, binibigay yan sa mga taong prepared. Tama. Tama. Tawagin natin si ano, sino pa ba yung magandang tanongin? Eh, sino pa ba yung nagkasalita? Wala na si ano, no? Wala na si Jedo, no? Nagpaalam eh. Kanina. Ah, walis. Ikaw, Jami, habang wala pa tayo, ano? Meron. Ganun, same question, sige. Sorry pa ulit, ano pa yung tanong? Si Nova kasi nag-chat eh. Magkano yung sweldo mo?
Ngayon? Ngayon. Mahirap i-quantify yung sweldo ko ngayon kasi iba yung cost of living dito. Pero mataas siya. Nag-joke lang ako. Hindi, yung tanong is, ano, yung, ang sabi doon, kung hindi lucrative yung tech industry, nag-shift ka ba? Most probably. Kasi sa akin talaga wala akong nakikita ang future ko sa content writing eh. Like, kaya ko rin naman kitain yung kinikita ko sa tech industry dun sa content writing. Hindi issue sa akin. Oh, malaki rin ang bigayan dun eh, no? Oo, malaki din talaga. Pero hindi yun yung nakikita ko na path ko eh. Kasi coming from an engineering background, talagang parang yung tech industry yung nakikita ko na pinaka magbibigay sa akin ng fulfillment and at the same time hindi ganun ka baba yung gets mo yung aking take home. Pero kung hindi siya lucrative, ang feeling ko ang pananaw ko dyan is enough naman na yung 9-to-5 basta may establish mo yung sarili mo sa tech industry and makakuha ka ng job na parang nagbibigay sa iyo ng 9-to-5 exactly 9-to-5 na work hours. Ang dami mo pang oras na pwede mong gamitin sa ibang bagay eh. So kung feeling mo kulang yung kinikita mo, edi hanap ka ng ibang sideline na pwedeng magpuno dun sa pagkukulang ng job. Like kunwari, yung nakuha mo na job is yun na yung maximum na pwede mong makuha tas kulang pa rin. Hindi, yun, hanap ka na. Pero ang maganda nga kasi sa tech industry, parang sky's the limit eh. Diba? Parang nag-start ako ng 20K dito eh, 5 years ago. Tapos tinumong nasa na tayo ngayon, diba? So, talagang mahirap maiisip. Pero, yun, dun sa tanong ni Rem is, even if hindi siya lucrative, most probably ito pa rin yung kukunin ko. Hindi ako magsistay sa content writing. Ang posible mangyari is, meron akong career sa tech and then if is i-strive ko na makakuha ng 9-to-5 na stable job na maganda yung work-life balance and then kumuha ako ulit ng part-time as a content writer kasi alam ko na may pera dun. That way, nakukuha ko pa rin yung gusto ko, nakukuha ko pa rin yung fulfillment ko dun sa work ko as a tech professional. At the same time, hindi ako nagkukulang sa work kasi alam ko na meron akong backup dun sa content writing. So, pero at least di ko siya full-time kasi talagang hindi siya masayang full-time job. Paano mo naman ako, Sir John, paano mo naman nasabi na ano? Na? Yung tech is yung path na para sa'yo. Halimbawa, diba, yung question nga is, yung kanina is kung ano, kung mababa, kung hindi ganun kataas yung ano, di ba sabi niyo po, ano naman eh, pag-shift ka pa rin eh. Tapos nabanggit niyo kanina na ano, na tingin niyo ito yung path, yung parang ano, hindi mo path yung ano, yung content writing. Paano mo naman na identify na yung tech is yung path na para sa'yo? Paano ba? Kasi siguro nung college ako sa engineering compute, sa engineering programming lang ako masaya. Parang hindi nakakatuwang mag-design ng planta tsaka mag-design ng equipments pero nakakatuwang mag-program ng kung paano ka kung paano may automate yung design mo. Ewan ko, parang since kasi nung high school din parang yung common side din yung parang doon ako naglilin eh. Kailan naman talaga ako nag-chem-eng kasi engineer yung tatay ko tapos for some reason mataas yung grades ko nung chem so nung high school so naisip ko baka magandang kunin yung chem-eng kasi tama ako dito pero yun, hindi pala siya magandang decision. Yun, then napunta ako sa writing, 'di ba? Pero parang meron din namang merits yung writing sa in terms of kung paano niya napapatakbo yung pag-iisip ko. Pero iba yung way ng writing sa pag iisip logically sa yung nabibigay na parang fulfillment ng tech related na problems eh. Parang sa writing kasi more on research ako eh. And then yeah, kung paano yung play with words para mas maging enticing sa readers as opposed sa tech.
parang yun yung mas, dun mas nag-i-incline yung aking way of thinking. So, dun ako lumipat. I mean, kung meron ako sigurong mas magandang laptop noon or mas may capabilities, mas probably nag-app development ako eh. Kasi parang mas cool yung itsura nung sa app dev. Pero kasi nung time na yun, parang yung ang kaya lang ng budget ko is pang web dev lang. Ngayon, nahirap pa nga akong gumawa ng local server nun eh. Dahil so, nagahang yung laptop ko na 4 gig lang yung RAM. Pero, dun na eh. Tapos parang, eventually naman, masaya din naman yung ginagawa ko sa front-end dev. So, stick na lang. Pero yun din ang isang maganda sa tech. Like, kungwari, front-end dev ka ngayon, tapos na-realize mo na mas gusto mo palang maging back-end, mas gusto mo maging DevOps, or mas gusto mong maging QA, app developer. Madali lang siya tumalon kasi makukuha mo yung yung skills na natutunan mo. Kailangan mo lang aralin yung bagong like language siguro or methodology, pero doon na lahat eh. So yun. Nice. Thanks. Maganda ka ng insight yan. So, tag dito. Doon sa poll natin, mukha 50-50 tayo sa mga attendees eh. 50% shifters, ay, nag-shift pa lang, and 50% yung nakapag-shift na. Which is, sana mas marami dumami na. 14 na ngayon yung hindi pa nakapag-shift. So, 13 yung nakapag-shift na. So, yun nga. Sana mas dumami, next time yung mga meetup, mas dumami pa yung mga hindi pa nakapag-shift na pumunta sa mga meetups kasi sila yung actually na makikinabang sa mga ito. Kami, okay na kami, di ba? Okay na kami, di ba? O, tayo, okay na tayo. So, kung tutusin, in terms of value sa amin, halos wala nang naibibigay ito eh. We just want to, to help other people eh. Masana talaga sa mga susunod na meetups, mas marami pa yung, i-take advantage talaga na ito mga ganito. Ano na, medyo, yan, si Naroni, nagiging busy rin talaga yung mga, yung mga tao, yung mga nakatalon na. So, pag hanggat may oras sila, pigain nyo yung mga alam namin. May nakataas pa rin ng kamay, si Rowell. Si Rowell. Ah, sige, go. Hello? Medyo mahina, pero rinig naman. Hello? Yung kapag nakakatalon ka, like for example, sorry, Roel, is it me or medyo kulub yung muffled noise? Yeah. Wala ko na dinig. Sige, go lang. Tantayin ka na lang namin. Then, kailan daw physical meetup, sabi ni Jonathan? Tignan natin. Kadalasan, ito rin yung medyo ayoko rin kasi kaya nga gusto kong marami yung mag-take charge kasi para hindi laging ako rin yung nag-organize. Hello? So, kung nakadepende sa akin yung mga kasi hello? Katulad dito. Ah, sige, go. Sige pa, sorry. Diba? Ayan, mali na. Nagpalit lang ako ng headset, sorry. additional question ka na rin. Ano bang mga expectation kapag nakapasok ka ng like for example yung mga beginner na nag-tech career pero may mga experience naman na sa like for me in my case nasa US client ako so well yung napasukan ko parang agency siya tapos so kami hinahayaan kami makapag-communicate sa client so I guess meron na akong ganung kind ng skills pero kung makapag-transition ako ng tech anong mga expectation ko like for example ako ang tina-target ko talaga kasi in the long run yung full stack but ngayon gusto ko muna front end since nandun yung path na gusto kong so yung expectation ko sa work kung ano yung mga papagawin na ba ng scratch na website kaagad no. Or paano magiging sistema ng ng procedure ganyan yeah That rarely happens na pabubuhayin ka agad ng system from scratch. Usually, ang pinaka-essential skills dyan is learning on the fly. Parang na mag-Google, ganyan. Mahilig magtanong. Hindi nahihiya magtanong. Tapos, ano pa ba? Nakalimutan ko yung isa.
Yung iba pa kami may dagdag habang iniisip ko yung kalimutan ko. Mga documents pa talaga ng madaming code niya. May babasa kasi bago pa lang. Yun, marunong magbasa ng ano, marunong magbasa ng code ng iba. Yung pero sa ano? Notebooks niya, noon, napuno ko yung core documents lang. Tapos every stand-up, imbis na mag-update ako, nagtatanong ako ng questions. Tama, tama yun. Tama yun, magtanong ka lang na magtanong. Ganun pala yun? Kala ko normal yung ano, pagpasok mo ano agad. Tinigaw ka ba agad? Tinigaw ka agad na system? Oo, oh, meron naman, meron naman. Meron naman talaga. Kaya alam, maganda magka- rin kung ano eh, grateful ka kapag may napasukan kang may mentor-mentor ka sa loob. Sa tech career shifter, no? Parang sobrang solid nun pag may mabait na senior din. Tapos talagang ano, sumasagot sa mga tanong. Sana may mahanap din ta, ano, ako kasi blessed ako na kaibigan ko rin yung senior dev. So parang natatanungan ko talaga siya regarding Rails questions and everything. So nakakatuwa. Sana makahanap din tayo ng ganun, mga mentor-mentor din. Sa amin, ano eh, wala kasi. Parang nag-alisan kasi yung mga senior dun sa project na yun. Mayroon kasing problema dun sa ano, sa project manager namin na nag-alisan yung mga senior. Tapos yung binigay sa akin senior dun sa parang project, hindi rin alam kung ano yung gagawin. Pero okay lang, nakasurvive naman. Ano lang. Ano, so, parang Spartan yung datingan. Ganyan naman tayo eh. Parang yun yung expect sa atin. Parang we will figure things out. Parang I don't know currently. Pero hahanap ako paraan para ano yan, para i-solve. Oo, yung ganun nga. Parang ikaw nang bahala paano mag-ano. Okay lang. Okay lang na hindi mo alam. Ang hindi okay, pag hindi mo tinatry alamin. Ah, yun. Yung totoo naman. Totoo naman. So, ayun. Nasagot ba yun, ano, Roel? Oo, helpful yun din yung, kasi parang nandun din yung iniisip ko. So, parang ano kayang mga expectation? Ano na ba? Papagawa na ba ng from scratch? Or yung mga ganong bagay. Kasi iniisip ko, sana, yun nga, hopefully, baka this year mag-try ako if ever na ganon. Tsaka, yun nga, looking forward din ako dun sana natin sa binigay mo. Kuya Rem, yung sa LinkedIn na maano natin lalo na makapag-connect sana baka sakali mga mas dumami. Mag-ingay kayo doon para mapansin ng mga ano mga recruiters. Kasi kung walang activity yon, di wala rin. Totoo. Doon lang naman tayo na ano eh na na-notice ng mga ano ng mga ganyan eh. Actually, yung kung ano sa yung second tech job ko, nakuha ko sa Facebook kasi ang ingay ko. Ni-message ako sa Facebook. Sa ano, member ako na ReactJS Philippines. Parang, ni-message niya ako na, ano, parang you look like something na, ano, maalam. Although, di naman talaga. Parang, so, yun, nag-usap kami. Tapos, eventually, it worked out. Tapos, hinahir niya ako. Mga ganun lang, kasi hindi ka mananotice sa mga tao. Lalo na yung mga ganyan. Laging may nakatingin na mga mata dyan eh. sa mga platforms na yun eh. So may ano try to get noticed. Ito na lang, good pag-usapan natin yan. What are ways for you to get noticed in public spaces, no? Social media like LinkedIn, Facebook, what are some effective ways? Alam mo yun? Kasi it's one thing to post something, but it's another thing to be effective at it. Since ikaw, Kuya Dev, nasa space mo yan, anong mga pieces of advice mo dyan? Actually, ako, sa mga na-observe ko na mga, yung mga nagtatanong madalas, nakikita ko yun eh. May mga nilapitan na akong ganun eh. Parang nagtatanong sila ng ganyan, nagtatanong paano gawin to, paano gawin yan. Kasi nag-aaral sila, parang ganun. Then eventually, may mga tinry ako i-recruit na mga ganun eh, na, uy, nag-aaral ka ng ganito, would you be interested in trying out for us, parang ganun. So, yun yung mga nakaka-catch ng attention ko. Yung mga matanong,
Siyempre, yung mga sumasagot din, parang tinatry din nilang sagutin yung iba ng tanong ng iba. So, siyempre, minsan, sa kakaaral mo, may mga na-encounter ka ng mga bagay-bagay na na-solve mo personally, as tanong din pala siya ng iba. So, parang may network effect talaga na ang ganda eh. Na, kanya, tulungan lang ng tulungan, yung mga na-ano ko na-observe ko, mga tumutulong. Ikaw, si Ronin, na-notice ko to nung sa Discord. Na, uy, nag-take charge siya ng community. Na sina Jami. Na, yun nga, kahit na simple lang na i-record mo yung inaaral mong araw-araw, gawin mo siyang what did I learn today as gawin mong blog post o kaya gawin mong tweet. Yung mga ganung bagay lang, as consistent ka lang na ginagawa mo yun. Yun, yung maganda pa rin sa mga ganyan na content, nagko-compound. Kaya nga yung sabi nila, ang ganda ng YouTube kasi pagka nag-create ka ng content doon, it's compounding. Kasi parami ng parami yung content mo. Parami ng parami rin yung nahahatak mo ng mga na mata. Basta consistent ka lang na ginagawa na yun. So, yun lang yung parang siguro ko. And don't do it for others din. Do it for yourself. Kasi babalikan mo rin yan eh. Eventually eh. Parang years after, parang may problema ka sa trabaho na ganito. Parang na-encounter ko na to. Hanapin ko nga sa vlog ko. Parang may ganun eh. May ganun ako moments ha. Minsan, babalikan ko talaga yung yung pinost ko sa Stack Overflow. Nasagot ko na to sa Stack Overflow eh. Parang mas babalikan ko yun. Ay, oo. Ito nga pala yan. So, maraming pano yan eh. Maraming dami rin yung purpose. Daming laki-laki ng value ng just documenting things and asking questions na in public. Tip lang ha, yung mga minsan kasi, rin eh. Na-overwhelm na ako sa messages minsan. May mga nagtatanong ng about yung mga tech stuff. Yung talagang technical na. Yung paano to gagawin? Ano yung mali ko rito? Hindi ko na masyado sinasagot yung mga gano'n, yung mga technical. Kasi, parang sa tingin ko kasi pagka ganun, although okay yan, natatanong ka, but I always advise na i-post mo na yan publicly. Post mo sa group. Kasi pag tayo lang ang nag-uusap, tayo lang nakikinabang, parang yung oras nating dalawa, parang hindi effective, hindi efficient yung pag-ano natin doon. Yung paggamit natin ng oras kung tayo lang ang nag-uusap dito. I-post natin sa public yan, i-post mo yan. Pag may oras ako, try ko sagutin. Pero usually naman, maraming sumasagot na iba. At pagka ganun, marami natututo. So yun na mo-multiply yung impact nung post. Marami natututo kasi most likely, hindi lang ikaw may problema na ganyan. And then yun nga, you posted it publicly, people will notice. Tama. Nawala na ata yung nagtatanong sa akin kung paano ako nakakuha ng trabaho. Ganda ng pangalan nito. Totoo kayang pangalan niya to? Chicken Joy the Sausage. Tanungin natin. Sorry. Baka totoo naman. Tinawanan natin. Baka totoo naman yan. Chicken Joy? Dito ka ba? Are you here? Sorry. Ka-curious ako sa tanong sa kanila. Hindi mo pa yata inad. Wala pa dito sa akin. Parang wala pa ata. Wala. Chicken Joy this is na. Ito kaya yun? Kasi yun din yung email niya eh. O baka pseudonym lang. Amazing yun. Oo, kung gano'n pangalan mo, no? wala ang hit sa NBI. Wala. Yung mga yung mga unique names eh, di ka makataano sa NBI. Ay, may tanong pala si sa mga nakapag-work from home na, masarap, si Carlo Daco yan, andito to siya. Dito pa siya. Masarap daw ba yung masarap po ba ang mag full-time work from home? So, mga yes. Na. Depende, ako oo. Yung kasama ko ayaw.
Naan talaga. May kasama depende kasi. Rin, no? May kasama ako na hindi siya doon kapagtrabaho sa bahay kasi yung mga anak niya, tsaka yung misis niya, sabay-sabay sumisigaw. Yan lang. Nakawala daw yung momentum niya eh. Yan lang. Actually, oo. Oh, yung iba, gusto nila nasa, ano, nasa office din. Pero yun nga. Kung kaya mo mag-set up ng sarili mong space. Yun, yun. Better. Pero kung wala yun, talaga, yun. Di naman lahat privilege. Mahirap talaga. Ayun, nag-message yata si ano. Asan na? Eh, si Chicken Joy the Sausage. Oo, Chicken Joy. Baka naman, totoo bang pangalan mo yan? Curious lang kami. Nice. Or ano lang siya. Or pseudonym mo lang, nickname. Kasi ang unique eh, di ba? pero problema yun, di ba? Di ba sa bagay, lang naman tayo sa US eh. Sa Pilipinas, okay lang eh. Pero pagka sa US yan, didemanda ka na nga, you know? The Jollibee. Didemanda ka na, o. Didemanda ang Jollibee. Ba't mo kinukuha yung trademark naman yan, ha? Ay, busy si Chicken Joy. Kumakain ng McDonald's. Yan lang. Ay, ang ironic na ayaw niya ng fast food. Sino pa bang naitanong dito? Si... Paano nyo pa nasa-solidify yung skills nyo kahit nakatawid na kayo sa dev? Saan kayo nagka-practice? Sa work ba mismo? Or kunwari, nagmagana pa din, ay gumagawa pa din kayo ng personal projects nyo? Ah, gusto ko matinig yung sagot mo dyan, Gedev eh. kayo. Kayo. Ako by, ano, personal experience. go. Sige, so, yun. Kasi, yun nga, sa work namin, hindi naman necessarily na alam ko na lahat ng ginagawa ko sa work. So, naghahanap ako ng mga topics kung saan pa ako nag-i-struggle. And then, I try to find, ano, courses or side projects na pwede ko masolidify yung mga, ano na yun, yung topics kung saan ako nag-i-struggle. Like, dati, nag-i-struggle ako sa, ano, sa React hooks. Kasi bago lang yun eh. Kasi ang alam ko lang dati is, ano, class-based. So, inaral ko din yun. And then, ano, integration ng, ano, TensorFlow, machine learning with, ano, mobile apps. Medyo above my pay grade, pero, ano, kaya namang aralin. And mas na-appreciate ko siya nung inaral ko siya from, ano, from the beginning, yung mismong, ano, fundamentals talaga ng machine learning. Kasi yun din yung napansin ko na, ano, like, alam ko kung paano mag-integrate ng ganitong features but hindi ko alam, hindi siya nagme-make sense. So yun din, sinasatisfy ko yung curiosity ko about dun sa ano, features na ini-implement namin sa work. And ano, yun din yung ginagawa ko sa side projects. Nice. Diba, machine learning ka na rin pala, ano? Galing. Paano palang, ano nyo, thoughts nyo sa Web3? May Web 5 lang eh, di ba? May Web 5 na ba? Oh, former CEO diba, ng Twitter. Di ba meme yun? Hindi, totoo, si Jack. Totoo yun, alam ko. Dorsey? Tweet niya mismo eh. Or baka nga joke na yun. Baka nga joke eh. Kasi, wala pa naman yung Web3 eh. Oo nga, no? Baka na, ano, naskama ko sa mga post na yun. Pero, it's yun, this verse was called the brewing in the making, though. So, I'm not sure. Kasi, yung Web3, it either fails or succeeds, eh. Ano naman yun, eh. Okay. Di pa natin alam kung... Is it too early, ba? Ano pa, is it too early? Early. So, sobrang early pa. Pero, ano... Pwede. Diyan yung pinakamalaking mga sideline ko ngayon, eh. Web3 tsaka blockchain. Wow. Ah, nice. Kasi nga sobrang ano, sobrang bago. Siyempre, mainit yan. Sorry if I may, how do you explain explain like 5, Web3? Paano nyo, in its simplest term, ano siya? Good question. Yeah. Ako, ano, actually, to be honest, hindi ko alam. Okay. Yan yung magandang ano. Ngayon, kasi, ang pinapagawa kasi sa akin sa labas, like for example, itong ginagawa kong project, gumagawa sila ng parang ano eh, yung sa, dapat ako dito, mostly naman NFT, yung NFT arts na yan eh.
So ang gusto lang naman nilang magawa is lahat ng mga ano, yung kailangan makapag-mint, depende sa kung anong wallet yung gamit nila. Like for example, itong project na ginagawa ko Solana. So yun, yung ano lang naman na tapos lahat ng mga arts nila may sariling DNA, yung or yung token, tapos ano, yun lang naman inaalam ko, hindi ko na inaalam kung ano mismo description ng Web3. Kasi makakapag-generate ka ng smart contract. Hindi. Parang iba yata yung sa Web3. Web3 yata yung ginagamit para makapag-generate ng, ano, ng smart contract. Okay. May ano ba rito? May Web3 expert ba rito? Dev or someone? Kasi kung wala, explain ko lang siguro yung pagkakaintindi ko in terms of, actually, hindi ko lang kung ano. Nakikita nyo siguro pinapost ko yung ICP. It's ano eh. Ang push kasi talaga ng Web3 is to decentralize everything eh. Currently, ang internet, kung makikita nyo, although sabihin natin decentralized siya, but it's controlled by major, yung majority ng control, nasa tatlong ano lang yan. Entities lang yan, nasa AWS, Google, or Microsoft. Sila lang yun. Sila may hawak na lahat ng servers ngayon. Actually, pati yung, yan, sina Solana, sina Ethereum, naka-host din lang yung sa ano yan eh, sa AWS. Sa mga servers nila eh, o AWS. But there, yung push naman ni, ano, ni ICP, tsaka may mga similar projects din, is to change that, na hindi dapat ganun. Dapat pag kasi so ngayon pag sinabi ni AWS, uy, illegal yung app mo. Anytime pwede niyan ano yan, di ba? Pwede niyang i-down. Pwede. Wala kang magagawa. Wala kang magagawa doon. Kasi you're violating our ano, terms of services. So gustong baguhin ng ano ngayon, ng mga project na tulad ng ICP na dapat hindi ganoon. Dapat yung mga providers na yan independent. Na ano, siguro pinakamagandang sabihin nating analogy dahil galing ako Meralco is yung power industry. So whatever power you get today, alam niyo ba kung saan galing yung paano yung energy? Hindi naman, di ba? Mm-hmm. So ang in essence parang ganun din dapat kung saan nagagaling yung internet, hindi dapat nanggagaling lang sa ilang ano yan. Dapat marami yung players na yan. Maraming power plant ngayon, di ba? Sa Luzon, sabihin na natin. Tapos, sabay-sabay yan nagpo-provide doon sa system. Dapat ganun. Maraming nodes, ang tinatawag nila nodes. But essentially, data centers lang yan. Eh. So, yung mga nodes, scattered globally. Tapos, meron lang parang requirement for that node to become a provider ng ano, ng para mag-host ng mga applications ng ano, o ano man yan. So ganun lang, network lang sila ng independent ano. So si AWS in ideally para magiging part lang siya ng system na yon. At wala siyang say kung sino yung pwedeng i-host sa kanya. At wala rin siyang say na mag-take down ng mga app. Kasi pag tinakedown niya sa, kunwari, tinakedown niya sa node niya, dapat buhay pa rin siya sa ibang node. Parang ganun. Wala na silang power to dictate kung ano yung dapat na nasa internet. So, actually, one aspect lang yun ng Web3. Marami pa silang sinasabi na ano, ng mga ano, gusto nilang i-decentralize. Siyempre, powered by ano, power behind it is blockchain. Mm-hmm. Which is ang problem lang talaga sa blockchain is mabagal. Bagal ng blockchain. Being, ano, kasi nga distributed ledger siya eh. Which is trying, may mga project na tinatry na, ano yan, na i-address. Nga, tulad si ICP. Na tinatry nila na yung finality nung nangyari, may mutation ka. Yung finality ng transaction na yun, dapat at most 5 seconds lang. Hindi aabutin na isang buong araw. Parang gano'n. So, exciting. Exciting yung ano. Exciting yung space. Pero feeling ko, sobrang ano pa eh. Sobrang aga. Aga pa lang ano. Hindi pa nga nila, ano eh. Ang dami pa rin scam. Dami pa rin ano.
hindi pa rin naiintindihan ng common person. So, mapaga pa yan. Kahit nga mismo yung mga developer, di pa nila gets o di pa nila alam kung saan talaga papunta. They have ideas, pero totoo nga ba? Ito ba talaga yung totoo? Totoo naman yan, kwede. Ako nga, di ko nga alam yung ano yung tawag yun. Basta nagawa ko lang yung gusto nila, okay na yun. Doon ka naman binapaya. Pero ang laki nga, nagulat nga din ako. Ano yun parang 8 days ko lang ginawa. 218K din . Nice. Ay, pera kasi diyan. Malaking pera talaga. Ano yun? Apat na weekend lang. Gusto ko yung bigla mo lang nila pag yung presyo na, okay yun . Nice, kasi ano yun, kaso ano yun, iba na yung value nun ngayon. Kasi dati yung binayad sa akin nun, BNB. Kaya nga lang, in coins ano? In 218K yun ano, in ano, tag dito? Ano ba yung ano, Shiba Inu? Okay din yun yung ano, kaso parang hindi ko kasi trip . Parang wala kasing solution dun, good. Sa ganun. Parang wala akong nasusolusyonan. Hindi kagaya ng mga projects na halimbawa yung mga patient management system, mga ganun. Parang may nasusolusyonan kang problema. Yung binabago nila yung infrastructure. Yung feeling ko dapat yun talaga yung materyahin na yung infrastructure. Hindi yung mga use cases ngayon parang more on speculation para magkapag-trade yung mga tao. Pero yung ano, kumbaga sabi ko nga pagka kaya rin ako nag-invest ka ako. Dun sa ICP. Sabi ko, kung if in the 1980s nung iniimbento yung internet ng ano ng ni Tim Berners-Lee, tapos minonetize niya or inopen niya ano na sa public para anyone can invest, I would have invested siguro, may pera ako noon or buhay na ako noon, di ba? Ganun. Or may malay na ako noon. I would have invested. Pero syempre, hindi mo alam na ganito pala kalalabasan nung ginawa niya. Diba? So ngayon, there are opportunities for that. Nag-invest din ako. Konti lang naman, hindi naman ganun kalaki. Para lang may share lang ako, Kasi malay mo . Diba? Malay mo biglang, ito pala ipapalit talaga sa internet. So, ano lang, sinugalan. Sugal talaga yun. Baka nga naman, magawa nila ng paraan na mapalitan nga yung ano yung credit stats ko. Pero feeling ko magko-coexist lang din lang yung web 2 tsaka web 3. There are particular use cases din kasi na okay naman sa web 2, di ba? Hindi naman kailangan pasukan ng blockchain lahat ng application . Parang hindi naman kailangan lahat ng application naka machine learning, di ba? Baka pwedeng if else lang lahat. Nested if else. Kaya gumagana naman siya ng ganun, di ba? Bakit hindi? Sorry, ngayon ko lang na-realize. Kung Chicken Joy de Sausage, Chicken Joy de Jesus pala. Binaligtad na sausage. Jesus. Chicken Joy de Jesus. Binaligtad yung Jesus, sausage. Oo nga. Real name yun lang, sorry. Kanina ko pati hitin ka. Shadow ko lang yung use. Oo nga, real name kayo talaga. Hindi ko alam . Kahit i-chat mo na lang. Satisfy your curiosity. Oh, is that your being developer, sobrang curious namin. Ay, thank you, Benson. Sige. Sana hindi ka nagsalita. Sana ilalapak ka pa namin lalo. Sino ba? Questions ba? Hindi na sagot.